Muli na naman pong nag-appear sa newsfeed ko ito pong channel ni retired Brigadier General Johnny Macanas at sa kanyang latest upload binira niya ito pong si Secretary Larry Gadon at ayon nga sa kanya ito daw po ay tinamaan ng matinding karma. Sabi po dito sa titulo ng kanyang blog 11 hours ago, Larry Gadon, kawawa, binagsakan, matinding karma. Panoorin o pakinggan po ninyo ang mga sinambit dito nitong si Johnny Macanas bago natin puntahan kung ano ba yung tinutukoy niyang karma na yan at kung ito ba talaga ay totoong karma para kay Secretary Larry Gadon. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol kay Mr. Larry Gadon. Okay? Yung kasabihan po natin kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Totoo po yan. At huwag niyo pong kalilimutan, Johnny Macanas, na kayo po ay nagtanim ng kasinungalingan kaya po kayo ngayon ay may kinakaharap na kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. I agree with that. Ano? Pero hindi ko alam kung tama ba kayo sa sinasabi ninyo kay Larry Gadon. Tuloy natin ang pakikinig sa sinasabi nitong si Macanas. Ito, nagtanim ng hindi maganda si Mr. Larry Gadon. Ngayon, inaani niya. Dumating sa kanya ang bad karma. Okay, yan ha. Kasi yung karma, dalawa yan. Okay na yun. Napakinggan na po natin yung gusto niyang sabihin kay Secretary Larry Gadon. Pero ano ba ang katotohanan sa pangyayari na yan? Basahin po natin una ang desisyon po ng Korte Suprema. At dito po sa desisyon na ito ng Korte Suprema, sabi po dito yesterday, the Supreme Court en banc has found previously disbarred Lorenzo G. Gadon guilty of grave misconduct for committing perjury and making accusations based on hearsay. Ibig sabihin, parang gawa-gawa lamang nitong si Secretary Larry Gadon yung akusasyon na isinampa niya dito po kay noon Chief Justice Lourdes Sereno. A complaint was filed before the Integrated Bar of the Philippines seeking Gadon's disbarment for falsehood in an impeachment complaint he had filed against then de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno before the House of Representatives. Ang nakakapagtaka lang dito mga tol, kasi disbar na si Secretary Larry Gadon eh. Ito po ay kaugnay doon sa isang reporter na napagsabihan niya ng emosyon na pananalita kaya nagresulta po ito sa pagkakatanggal po ng kanyang lisensya bilang abogado. Mukhang napag-iinitan yata si Secretary Larry Gadon, ano? But anyway, ang kabuuan po ng penalty nito ay syempre since disbarred na po siya, hindi na siya pwede pang i-disbarred sa ikalawang pagkakataon. Kaya naman ang karagdagang penalty ay ang pagbabayad daw po ng fine na halagang 150,000 pesos. At kasama din po dyan na hindi na po siya mabibigyan pa kailanman ng tinatawag na judicial clemency. Pero ano po ba ang naging tugon dito nitong si Secretary Larry Gadon? Kahapon, nag-post po siya ng kasagutan dyan po sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema. At ito po ang paliwanag ni Secretary Larry Gadon. At kayo na po ang humusga kung ito po ba ay karma para sa kanya. Sabi po ni Secretary Gadon, since 2014, siya ay tumigil na at nag-retired na sa pagharap sa korte. Even before, basahin ko na lamang ng in English siya, since 2014, I have stopped and retired from appearing in courts. Even before, I was more of a corporate executive than a practicing lawyer. So this disbarment did not affect me whatsoever as I earned more as corporate executive. Kaya kung karma ang pag-uusapan, eh mukhang walang say po ito sa sitwasyon itong si Secretary Larry Gadon. Dahil after all, ang kanyang
pinagkakakitaan ay hindi naman talaga yung pagiging abogado kung hindi pagiging corporate executive. Kaya doon pa lamang, eh wag kagad sabihin na kinarma itong si Secretary Larry Gadon. Tuloy po natin. Regarding the violation of verification in the impeachment complaint against Attorney Sereno, ito po yung dating Chief Justice, ha? Si Lourdes Sereno. The allegations therein were not fully ventilated and heard because the hearings ended abruptly. Ano po ba ang nangyari doon? Kasi natanggal by co-warranto petition ito pong si Secretary, ito pong si dating Chief Justice Lourdes Sereno. As it was overtaken by supervening events, particularly the removal of Sereno as Chief Justice. Besides, the Sereno impeachment complaint was filed at the House of Representatives, not in the Supreme Court. Kaya ang argumento ngayon, ito pong si Secretary Gadon, hindi daw po dapat nakialam ang Korte Suprema sa pagkakataong iyon dahil wala pong jurisdiction ang Korte Suprema. Pero ang katwiran po kasi ng Korte Suprema dito, mga tol, meron daw pong nag-file ng reklamo sa Integrated Bar of the Philippines laban po dito kay Secretary Larry Gadon. Tuloy ko po yung binabasa natin. The penalty of 150,000 pesos is exorbitant. O masyadong malaki, no? At wala daw po itong basihan para po sa umiiral na mga batas o jurisprudence. The IBP resolution and recommendation is tainted with vendetta. Ito na, yung sinasabi ni Secretary Gadon na motivation sa likod po ng pagsasampa sa kanya diyan po sa Integrated Bar of the Philippines and eventually decided by the Supreme Court. Kasi ano daw ang nangyari? Meron po palang di umano'y isang asawa ang dating IBP president na kanya pong nireklamo. At ito po ang naging dahilan para hindi po ito maging successful sa pangarap nitong maging justice sa Court of Tax Appeals. The case against Supreme Court employees is still pending before the ombudsman. So the Supreme Court is premature to say that the allegations are perjured. This is also a vendetta of Justice Leonen against whom I filed an impeachment case in 2019. Parang ang suma total dito, mga tol, ginagantihan ito pong si Secretary Larry Gadon ng mga individual na ito. Dating asawa ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Tapos, ito po daw si Associate Justice Leonen ng Supreme Court at isa pa daw po, meron daw pong kaugnayan din ito doon sa dating ABS-CBN reporter na ngayon ay Public Information Officer ng Supreme Court. Ngayon, pakinggan po natin ang natapos na press conference o kasama ng mga vlogger dito po sa I forgot the place ano, pero yung laman na lamang po ng live streaming ang pakinggan po natin. Ang mga kasama po dito ay mga vlogger. I do not know kung meron pong mainstream media rito. Pero malamang sa malamang meron din kasi nabalita naman po ito sa ibang mga periodiko. O sa Facebook, nakita kagad natin na news, anong tawag doon? Breaking news. Sumagot si Attorney Larry Gadon sa Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, on the other hand, sinabi naman na merong complaint mula po sa IBP. Panoorin po natin ang naging live streaming kanina ni Secretary Larry Gadon diyan po sa lugar na hindi ko po matandaan. Tuloy po tayo sa panonood dito, mga tol. Pagdalo dito sa ating press conference na aking pinatawag, yan ay dahil sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kahapon. Halatang halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Sapagkat in less than 24 hours that I have issued a statement that Sara will not win in 2028. In-explain ko kung bakit.
Eh kasi araw-araw na tinatawag ng mga DDS at supporters at mga DDS vloggers si Presidente Bongbong Marcos na bangag at adik, eh di siyempre mawawala yung lahat ng boto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Eh yan ay napakarami niyan, magmula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan. Ito po yun, yung kinukwento nitong si Secretary Gadon, ha? Muli po natin balikan. Wala po dito sa vlog ni Joshua Corpus. Oh, kaya si Sara, I am very sure, matatalo sa 2028. Sigurado yan, itagani sa bato yan. Kawawa si Sara dahil hindi niya ito kasalanan. Kaibigan ko si Sara, matagal kami nagsama sa campaign. Kaya lang hindi niya kasalanan eh. Ang nagpahamak sa kanya, yung tatay niya, yung mga DDS at itong mga vloggers na mga DDS. Sigurado matatalo si Sara sa 2028. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist, hindi siya iboboto ng mga Ilocano at ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi tinawag yung bangag at adik yung aming presidente na sa loob ng 36 years, kahit anong paninira ang ginawa nyo ay hindi namin inalintana. Ngayon, kung kailan nasa upo o nasa pwesto siya, tawagin niyo uling bangag, tawagin niyo adik, hindi namin kayo kakampihan sa eleksyon. Okay, kaya ako'y humahanga dito kay Secretary Larry Gadon kasi talagang naninindigan siya sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, dahil daw po sa mga pahayag na yan, eh patuloy siyang pinag-iinitan. Kaya pakinggan natin patuloy naman ito pong sinasabi kanina nitong si Larry Gadon dyan po sa press conference na yan. Isabela and a lot of Ilocanos are also in Mindanao because they have settled there when President Marcos awarded lands to them. Pati sa Cebu, napakarami rin ng mga Ilocano. And of course, yung mga supporters ni former First Lady Imelda Marcos, yung mga Waray at mga Ilonggo, lahat yan mawawala ang boto. Kung tutuusin, si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Kasi ang boto ni Digong noon ay 18 million at ang kalaban niya noon, si Marrojas ay 15 million at si tutuwid lang natin yung impormasyon ha. Nasa 16 million lamang at nasa 10 million lamang si Duterte at si Rojas respectively. Ano? Kasi sa katotohanan tayo mga tol, baka na-miss lang nitong si Secretary Larry Gadon yung tamang figures. Tuloy po natin ang pakikinig. Si Dinay na nakatanggap na almost 13 million. So ibig sabihin, konti lang ang lamang ni Duterte noong 2016. Kung hindi siya dinala ng Marcos loyalist ng mga Ilocano, ng mga kabig ng mga Marcoses, hindi siya mananalo. Talo siya. Dahil konting-konti lang naman ang boto ng Mindanao eh. At saka isa pa, isang proof na hindi siya mananalo no, kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos votes. Okay. Para baka sabihin niyo eh si Secretary Larry Gadon eh kinokorek ko. Base tayo sa facts ano. Ito po kasi yan eh. Ito po yung nangyari noong 2016. Si Rodrigo Duterte nakakuha po ng 16,601,997 votes. Samantala, ito pong si Marrojas ay nakakuha ng 9,978,175. Ito namang si Grace po nakakuha ng 9,100,991. Kung nagtandem yung dalawa, hindi mananalo eh. Wala sanang naging malaking pagkakamali na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero dilaw ang nanging ibabaw. Anyways, ang punto kasi rito mga tol, pinalalabas ng mga DD sheets na kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte, walang presidente Marcos sa kasalukuyan.
kung hindi daw dahil sa kanila, walang Presidente Marcos sa kasalukuyan, mga DD sheets din. Ha? Pero hindi po yun totoo. Kasi ang mga loyalista, bumoto po kay Rodrigo Duterte. Aminin niyo po sa inyong mga sarili. Marami po sa inyo. Milyon-milyon po kayo na bumoto kay Rodrigo Duterte dahil sinuportahan po siya ni Amy Marcos. Kaya parte na rin ng kasaysayan yung pagboto niyo na yon. Anyway, ang mahalaga kung ano ang kasalukuyan at sa inaharap. O, tuloy po natin ang sinasabi dito nitong si Secretary Gadon. Ay si Alan Peter Cayetano na kanyang vice president na kandidato ay 5 million lamang ang natanggap na boto despite the everyday advertisements on TV, radio, newspapers, billboards and posters. 5 million lang ang natanggap ni Alan. Ibig sabihin, ang mga solid lamang noon na Duterte ay 5 million lamang. And you cannot even claim that 5 million belongs to Duterte. Eh kasi siyempre, kung ganyan ang computations, yung natitirang 10 million or 11 million, kayo yon mga loyalista. Kasi wala pang PBBM supporter that time eh. Ngayon lamang kami sumibol. Ako, bumoto ko sa pagka-senador kay Pangulong Bongbong Marcos. Binoto ko siya sa pagka-vice-presidente. Pero hindi po ganito yung paniniwala kong politikal. Nalalabas ako sa publiko, makikipag-debate ako kahit kanino, ilalagay ko sa alanganin ang buhay ko para lamang maipagtanggol ko si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga PBBM supporter, ngayon lang po talaga kami sumibol. Pero kayong mga loyalista, marami kayo at bumoto kayo kay Rodrigo Duterte at higit ang dami po ninyo sa mga nagpapakilalang mga DD sheets. Pero yung original na boto dyan, si Alan Peter Cayetano. So assuming na yung 5 million, edi kulang na kulang. Ang ibig ko sabihin dito, kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya ginala ng mga Marcos votes. Ngayon, araw-araw niyong tawagin na bangag at adik si BBM, eh siyempre, wala na yung supportang yan. Kaya sa 2028, sigurado matatalo si Sara. Ngayon, bakit ko sinabi na namumuliti ka itong Supreme Court? Aba, in less than 24 hours, when I issued that statement, eh naglabas agad sila ng decision. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Unang pagkakamali. Sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Eh yung complaint, naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Sereno, ay ang House of Representatives. Kasi doon naka-file yung Congress. Only Congress has the power to determine cases on impeachment. Sumobra ang Supreme Court dahil sinaklaw nila yung complaint. Eh, not even that, ha? Hindi naka-file sa kanilang complaint ng impeachment. And not only that, wala naman silang kopya noon. So, saan nila napulot yung idea na yun? It is basic in court procedures that the court must have original copies of the pieces of evidence or the complaint before they can issue a decision. Eh, wala naman silang kopya noon eh. Kasi hindi naman naka-file sa kanila noon. So, paano nila nasabi na nagsinungaling ako? Pangalawa, kung sinasabi nila nagsinungaling ako doon, eh dapat, ibalik nila si Sereno. Eh sila yung nagtanggal kay Sereno eh, doon sa Co-Waranto case. Kung nagsinungaling ako doon, ibalik nila si Sereno. Itong Chief Justice ngayon, na professor ni Sara at kaibigan ni Sara at inappoint ni Duterte, eh dapat yan ay palitan ni Sereno. At ibalik nila si Sereno kung nagsinungaling ako doon sa complaint. And not only that, sabi nila kasi daw may ibang kaso doon sa IBP. Okay. Ang IBP, if the Supreme Court has no jurisdiction
to issue any pronouncements on the impeachment complaint. Eh di lalo na yung IBP because the IBP is just an organization. Hindi naman sila korte. Bakit nila sasabihin na ako dito IBP? Pangalawang pagkakamali nila, the Supreme Court violated the basic principle of due process. Hindi naman nila ako pina-explain. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit na anumang. Ganda ng mga argumento ni Secretary Gadon. Ang problema, ang Supreme Court ang pinakamataas na korte sa Pilipinas. Sila yung nag-i-interpret ng batas. Kaya ewan ko kung saan po patutungo ito, ano? Anyway, wala namang mawawala na kay Secretary Larry Gadon dahil siya po ay disbarred na. Tingin ko naman, yung halagang 150,000 pesos, kayang-kaya niyang bayaran niya kung talagang magkakapitpita ng bayag, ika nga. At sa mga sinasabi naman itong si Secretary Larry Gadon dito, bahagi na ito ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Tuloy po tayo sa pakikinig sa kanya, mga tol. Notice! Basta nalaman, right after na mag-issue ako ng statement na si Sarah hindi mananalo sa 2020, meron na agad silang decision. Kaya nagkamali-mali sila because they did it in the most... Ang tanong, sino-sino kaya yung miyembro ng NBank? Ito kaya ay mga appointee nitong si dating Presidente Rodrigo Duterte? Kasi parang lumalabas dito ngayon na pinupolitika ito pong si Secretary Larry Gadon. Katulad ng ipinakita natin kanina, dito po sa video na to nitong si Joshua Corpus, eh talagang nagpahayag ng matinding pananalita si Secretary Gadon. At para sa kanya, siguradong sigurado siya sa tulong nating mga PBBM supporter at mga loyalista na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028 dahil hindi po natin susuportahan ito. O, yan ang paniniwala ni Larry Gadon. Pinopolitika siya. O, saan kaya hahantong ang circumstances na ito? Anyway, tuloy mo natin ang pakikinig sa magandang argumento nitong si Larry Gadon. Hastily manner, binigla lang nila. At yung sinasabi nila na wala rin akong personal knowledge doon sa TRO na finorge ni former Chief Justice Reyno. No less than former Chief Justice Teresita de Castro testified in the hearings in the House of Representatives that indeed Lourdes Reyno forged a TRO. It concerns the case of the senior citizens. Ang the way it was forged, ganito. Ang petitioner doon ay yung senior citizens. Nung inisyo, ang kasi ang ponente noon ay si former Chief Justice Teresita de Castro. Ang ponente doon ay si former Chief Justice Teresita de Castro. At that time, she was an associate justice. Nung pinasa na yon kay Sireno, nadagdagan yung mga personalities who are covered by the TRO. And these personalities are not even parties to the case. So doon nagkaroon ng pag-forge ng TRO. Now, sabi nila, wala daw akong personal knowledge. Aba, all of these are public records. There is what we call a judicial notice. Kapag public record yan, you don't have to prove it. Ano yan eh? Kalat na kalat yan eh. Aside from the records in the Supreme Court, lahat yan nasa dyan. Tulungan ko kayong maintindihan kung ano po yung judicial notice, ha. Ito po ay bahagi ng rules of court kung saan ang mga sirkumstansya o mga nangyari sa nakalipas na panahon, ang mga impormasyon na of public knowledge ay hindi na po kinakailangan pa ng patunay. Yun lamang. Halimbawa, nangyari ang Yolanda noong 2013 nga ba? O, hindi na kailangan patunayan pa na merong bagyo noong mga panahong iyon kasi of public knowledge yun. Ang ating bayani ay napatay o binaril sa Luneta noong kailan ba? 1896. Tama ba? December 30. O, yung mga ganong pagkakataon, mga tol, ay isang patunay na
hindi na kinakailangan pa ng pruweba kasi alam na po iyan na makatotohanan yung sirkumstansya sa mga pangyayari na yon. Anyway, tuloy tayo. Gusto ko lamang maunawaan ninyo ng mas maigi kung ano ba yung binanggit dito nitong si attorney or secretary Larry Gado na judicial notice. Marami pong mga halimbawa yon. Anyway, tuloy po tayo rito. So there is already a judicial notice. Kaya pagdating doon sa Congress, may judicial notice na sila. In fact, it was the Congress who summoned and issued subpoena to Sisteco on the documents being held by the Supreme Court. Kaya wala akong ano doon, wala akong pinagsinungalingan doon. If there is any body, if there is any office or any authority who will declare, who should declare that I committed a... May basher pala, di ko napansin. Commercial muna tayo mga tol. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not... Alam nyo ba na dahil sa itok-itok, hindi, marami mga faktor. Pero nakakatulong siguro yung itok-itok para magising yung mga kababayan po nating Pilipino na itong hinahangaan nila na si Sara Duterte, eh wala talaga. Mahina, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Ano, limitado ang kakayahan according to him. Basahin po natin ha, singit lang natin ito pong nakaraang mga balita tungkol po sa pagsadsad ng pagtitiwala ng taong bayan dito kay Sara Duterte. BBM Sara, oh, pares lang naman, sadsad tiwala ng publiko sa survey. Pero ang maganda rito mga tol, ang laki ng isinadsad nitong kay Sara Duterte. Understandable sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil ang dami talagang kinakaharap na problema ng ating gobyerno at mga kababayan po nating Pilipino. Kaya kung bumagsak man ang tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo, mauunawaan po natin yon. Pero dito kay Sara Duterte, alam nyo na siguro kung ano ang kadahilanan bakit sumasadsad ang kanyang survey. Dahil nga po doon lamang sa katatapos nating ipinlay na itok-itok at iba pang mga pagkakataon kung saan talagang makikita po natin na itong si Sara Duterte ay isang incompetent na kalihim ng Department of Education. At kaugnay po niyan, total, in-announce naman ng ibang mga vlogger, tayo po ay nakakuha ng idea na magsagawa po kaming mga vlogger ng 48 hours online na panawagan para po sa pagbibitiw nitong si Sara Duterte bilang kalihim po ng Department of Education. Kaya naman, kapag ka naset na po namin yung schedule, maybe by next week, sana suportahan po nating lahat. Sama-sama po nating panoorin kapag ka meron na pong naka-live sa amin. 48 hours po yan, isang oras sa akin, isang oras sa ibang mga vlogger. Hanggang sa mabuo po natin yung 48 hours na panawagan para po sa pagbibitiw nitong si Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Balik tayo ngayon dito po kay Secretary Larry Gadon. An error or perjury in that impeachment case, it should be the Congress, not the Supreme Court. Kasi hindi naman sila ang may jurisdiction doon sa impeachment case. So very clear na namumalitika itong Supreme Court. At meron pa silang penalty sa akin na 150,000. Aba, yun nga may mga kaso ng murder, hindi ganyan yung mga penalty. The penalty of 150,000 pesos
has no basis in fact and in law and in jurisprudence. Ganun pa man, eh kung kailangan nilang pera, magdodonate ako sa kanila, dodoblehin ko yung 150,000. Gagawin ko 300,000, magpetition pa ako, pwede bang gawin yun ng 300,000 niya so that I can donate for the funds being used for the emergency healthcare services of the employees of the Supreme Court. Kasi mahal ko yung mga tao niya sa Supreme Court. Yun yan. Kaya maliwanag na maliwanag na itong Supreme Court ay namumulitikan. Eh galit na galit sila doon sa sinabi ko siguro na si Sara ay hindi mananalo sa 2020. Pinapangatawanan ko yan. Don't get me wrong. I am just evaluating this using political mathematics. And not because that I am mad at Sara. Actually, I consider Sara a friend. And in fact, magkasama kami sa campaign niya. Kung madalas kami magkasama mag-lunch at mag-dinner, pag-birthday niya, o kaya blowout niya, iniimbitan niya ako. Itong recent birthday ko lang, pinadala pa niya ako ng gift at saka greetings. When I was appointed by President Bongbong Marcos. Anyway, bago natin ipagpatuloy ang pakikinig kay Secretary Gadon, kilalanin nga natin ang mga justices ng Korte Suprema. Siyempre, ito pong Chief Justice appointed po ito at ang iba po dyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin po natin ang Chief Justice, si Alexander G. Gesmundo, ang best friend nito pong si Secretary Gadon, si Justice Marvick Leonen. Sabi niya nga, hanggat nabubuhay daw po itong si Leonen, ay hindi po siya mag-aapila sa kanyang pagkakadisbar dyan po sa Korte Suprema. At kasunod po niyan, sina Justice Alfredo Benjamin S. Cagiwa. Halos lahat po ito appointed na eh. Except kay Leonen, ano? O kung hindi ako nagkakamali, baka appointed din ni Rodrigo Duterte. Si Justice Ramon Fall Hernando, Justice Amici Lazaro Javier, Justice Henry Jean Paul B. Inting, Justice Rodil B. Salameda, Justice Mario B. Lopez, Justice Samuel H. Gaerlan, Justice Ricardo R. Rosario, Justice Joseph Y. Lopez, Justice Jafar B. Dimaampa, Justice Jose Maidas B. O. P. Marquez, Justice Antonio T. Co. Jr., and Justice Maria Pilomena D. Singh. Ang lahat po ng mga miyembro ng Korte Suprema mula po sa Chief Justice hanggang sa Associate Justices ay 15. Sila po ay pwedeng mag-decide by en banc mula po sa bilang na 3, 5, at 7. Kaya ang katanungan natin, ilan kaya ang dumesisyon dito po sa hatol na ito kay Secretary Larry Gadon at sino-sino po kaya sila? Anyway, patuloy po tayo sa pakikinig dito. To a position. Unang-una pang nagpadala ng congratulatory letter si VP Inday Sara. Now, nung sinabi ko na hindi siya mananalo, eh that is my political mathematics. That is a political mathematics. Hindi ako galit o anuman. Kaya ko nasabi yun kasi ang may kasalanan dyan, kung hindi mananalo si Inday Sara sa 2020, ang may kasalanan dyan yung ama at yung mga DBS vloggers. Eh araw-araw nyo tawagin bangag si BBM, araw-araw nyo tawagin adik. Eh natural, hindi nila naisip na sa loob ng 36... Ako slightly magdi-disagree ako kay Secretary Gadon sa sinambit niya na yan. Siyempre, kaibigan niya si Sara Duterte, kaya hindi natin siya masisisi kung hindi niya sisihin si Sara Duterte. Hindi po, Secretary Gadon, ano? Bagamat yan ang paniniwala nyo, kami, marami po kami naniniwala na kaya hindi mananalo itong si Sara Duterte bukod po sa tama kayo sa sinasabi ninyo na dahil sa kanyang ama, sa mga kapatid niya at sa mga didisits, eh siya rin mismo sa kanyang sarili, yun naman ang paniniwala namin. Unang-una, nakikita po namin na incompetent itong si Sara Duterte bilang Secretary of Education. Pangalawa, yung kanyang mga naging aksyon sa nakalipas na panahon, partikular nung nagpunta sa Berlin, Germany ang ating Pangulong Bongbong Marcos at Czech Republic para sa isang official at state visit sa nabanggit na mga bansa. Pinagkatiwalaan po siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker
At ano ang kanyang ginawa? Yung panawagan ng mga kampon nitong si Apollo Quiboloy diyan po sa Liwasang Bonifacio ay kanyang pinuntahan at doon po nakita nga yung presensya niya nang hindi man lamang nagsalita. Ang mere presence niya sa isang lugar kung saan nananawagan ang mga tao para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos ay sapat na para sa aming paniniwala ng pagsang-ayon doon po sa kanilang mga sinasabi. Kasi kung talagang ayaw niyang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos in the first place, hindi po siya pupunta doon, Secretary Gadon, at kung pumunta man siya, sasabihan niya ang kanyang mga supporter na itigil ang kanilang mga ginagawa sapagkat sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya po ginawa yon, Secretary Gadon. Kaya I'm sorry na ako po'y medyo slightly hindi sumasang-ayon sa inyong pong mga sinasabi na hindi po si Sara ay dahilan para matalo siya sa darating na 2028 presidential election. Kasama po iyan sa aming paniniwala. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Secretary Gadon. 6 years. 36 years. Wala na silang yung mga kalaban ni BBM. Wala na silang itinukol. Kundi mamamatay tao, son of dictator, magnanakaw, tax evader, kung ano-ano pa. Umepekto ba yon? Ha? Hindi niyo ba naisip yon? Kaya sinasabi niyong bangag dyan, adik, baliwala yan. Ang nangyari pa dyan, naggalit sa inyo ang mga Marcos loyalists, ang mga Ilocano, ang mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. So ang mangyayari, walang makukuhang boto si Sara. Ang mangyayari, kahit ang kalaban niya, halimbawa ay si Lenny, siguradong talo siya ni Lenny. Kasi si Lenny, constant ang boto ng mga liberal. Laging 15 million. So, pagka nangyari election sa 2028, hindi makaka 15 million si Sara. Hindi nga siya makaka 10 million eh. Ang estimate ko dyan is about baka mga 7 million lang. Kasi kung titingnan mo, look at the results of the 2016 presidential elections. Bilangin niyo doon ang tanggalin niyo lahat ng boto ng Ilocan dyan. Talo si Digong. 3 million lang alamang niya. Bakit siya ibinoto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocan? No choice. Wala na eh. Alam na iboto namin si Ma. Alam na iboto namin si Binay. Eh siyempre, nang promise si Digong na ipapalibing niya si Marcos Senior sa libingan ng mga bayan, eh di, wala na. No choice na kami. Alam na naman na itong si Mar at si Binay ang iboboto namin. Eh tinatawag nga nilang son of dictator. Tinatawag nilang magnanakaw. Alam naman sila iboto. Eh ito si Digong, ipalilibing ko si Marcos Senior. Eh siyempre siya na iboboto namin. Not because we like him, but because no choice. No choice na kami. Oh, kaya hindi sila dapat magmalaki na akala nila. Meron pa mga nagsasabi na kung hindi daw dahil kay VP Sara, ay hindi mananalo si BBM. Ang layo-layo ng mga isipan nyo. I-check nyo yung lahat ng eleksyon na sinalihan ng mga Marcoses. Kahit wala sila sa pwesto, palagi sila minimum 15 million. Solid palagi yan. Kaya dumami, naging 31 million nung nakaraan sapagkat marami na ang nagising sa katotohanan. At yung mga kabataan, dahil meron na tayong SOCMED, hindi na sila naapektuhan ng mga paninira kay sa mga Marcoses. Kaya dumami yung boto. At nakita nila ang difference ng pamamahala ng mga Aquino against the Marcoses. Nakita nila na napakaraming achievements ng nasirang o na the late President Marcos. Kaya naman, namulat ang kanilang mga isipan. Kaya dumami ng dumami yung boto ng mga Marcos. Kaya sa halimbawa, tumakbo, naglaban si Sara as against any candidates, matatalo si Sara talaga. Sorry to... Yan ang paniniwala natin ngayon, ano? At kung talagang walang choice, hindi naman tayo pwedeng sabihin na hindi na lang ako boboto kasi wala rin naman magpagpipilian. Ako hindi po ganun ang magiging paniniwala ko eh. Doon ako sa lesser evil, ika nga. Halimbawa, maglaban si Senator Rafi Tulfo at saka si Sara Duterte kasi sa ngayon sila talaga yung coast to coast sa survey eh.
Eh doon ako kay Rapi Tulfo. Kahit masakit ang katotohanan na siya'y palabulyaw, alam ko naman na hindi niya tinitira si Pangulong Bongbong Marcos at suportado niya si PBBM sa mga programa nito sa kasalukuyan. Kaysa naman kay Sara Duterte na hindi natin kung totoo ba na halik ni Judas yung nakita natin doon po sa naging pagdalo nila sa Philippine Military Academy Class 2024 Commencement Exercises sa City of Baguio. No. Kung sino pa yung ibang makalaban dyan na probably na magko-coast to coast kay Sara Duterte, even kahit si Lenny Robredo eh. Kung talagang walang ibang choice. Pero ako naniniwala ako, si Speaker Martin Romualdez, eventually, lalakas po ito sa tao. Kasi nakikita natin yung pagtatrabaho niya ng maayos. O kaya itong si Secretary Gibo Chudoro. Malamang sa malamang, alin dyan sa dalawa ang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. At kapag sila ang inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos, syempre, iboboto ko sila. Pero kung wala talagang iba at ang maglalaban lamang, halimbawa, dalawang tao lamang, sa pagitan ng dalawang tao na yan, kahit sinong makalaban ni Sara Duterte, doon ako kakampi at hindi ako kakampi kay Sara Duterte. Tuloy natin ang pakikinig dito. To say that. Pero nawala na ang boto, nawala na ang suporta sa kanya ng mga Marcos votes, napakarami yan, million-million yan. Ngayon, balik tayo doon sa Supreme Court. Namulitika ang Supreme Court dyan sa bagay na yan. Dahil wala silang jurisdiction doon sa impeachment complaint. Kung merong magsasabi na may mali o may kasinungalingan doon sa impeachment complaint, it should be the House of Representatives, not the Supreme Court. Because the House of Representatives has the exclusive power to try and hear impeachment cases. So lahat ng nakabalangkas doon sa allegations doon sa complaints, sa impeachment case, walang pakialam ang Supreme Court. Ang tanging may power to decide on it and to determine the issues in that complaint, the only government entity is the House of Representatives, not the Supreme Court. Kaya kalabisan itong ginawa ng Supreme Court. Ganun pa man, kung yung pera lang ang pag-uusapan, yung 150 na yan nila, iniintay ko na yung order eh, at magbibigay ako ng motion, increase it to 300,000 so that you can buy Montblanc ball pens. Sabi ko sa inyo, eh, kayang-kaya ni Secretary Gadun yan. Eh. Ano, pero hindi kasi yun ang punto doon. Eh. Ang punto, exorbitant, quote-unquote, yan ang ginamit na salita nitong si Secretary Gadun sa kanyang pahayag kagabi. At ang ibig po sabihin yan, unreasonably high, napakataas para po sa isang penalty o fine at wala daw po iyang pinaghuhugutan sa batas. Pero ang katotohanan, Supreme Court ang nagsasabi. Sila na nga yung nag-iinterpret ng batas. Kaya paano po natin yun babanggain, Secretary Gadun? But anyway, tingin ko naman, ito naman ay bahagi na lamang ng saloobin itong si Secretary Gadun. At para kahit paano maipamuka sa Korte Suprema na mali sila, sige, kahit doblehin nyo yan, babayaran ko yan. Total, mapupunta rin naman sa mga o sa welfare ng mga empleyado ng Supreme Court yung magiging fine kung sakasakali nitong si Secretary Gadun. Yun. And questions, please. Okay, question and answer na pala to. Sige, pakinggan natin. Ang plano ko, pag-aaralan ko kasi wala pa yung akong copy ng decision eh. Gusto kong makita kung sino yung mga pumirma doon. Pagka nasa akin na yung decision, na receive ko na yung original, then most likely I will file an impeachment case against these justices. Kasi pagmamalabis yung ginawa nila, una-una, wala silang jurisdiction doon sa impeachment complaint. Pangalawa, they violated my right to due process. Hindi nila ako binigyan ng notice. I was not even asked to explain. Diba? And not only that, walang kasinungalingan doon sa impeachment complaint kasi mismo si former Chief Justice Teresita De Castro ang nag-testify tungkol doon sa TRO.
In fact, hindi niya makaangal mismo si ano, mismo yung tao, si Attorney Lourdes Sereno. Hindi nga siya nag-complain na kung yun ay falsification or perjury. Siya mismo, yung taong concern mismo, hindi nag-complain eh. Eh bakit naman, ano pakialam ng Supreme Court doon? Para sabihin nila na nag-perjury ako. Mismo si Lourdes Sereno, hindi nag-file na kung, hindi yun dispute. Paano niya i-dispute yun eh? Kapwa niya justice yung nagsalita. Hindi naman ako nagsalita nun eh. It was the former Chief Justice, Teresita De Castro, who testified in Congress about the TRO. Hindi ako. Ang naging role ko lang doon ay ihain yung complaint. And it was the Congress who summoned the resource persons on the... May nagtatanong, what if kung magkamali ang Supreme Court, ano na? Hindi po ako abogado eh. Korte Suprema na nga po yan. Mga Chief Justice, Associate Justices ang nag-decide po nito. Kaya tingin ko, hindi sila magkakamali pagka batas ang pinag-uusapan. Pero kung ang paniniwala ni Secretary Gadon ay nagkamali ang Korte Suprema, pwede po siyang mag-file for motion for reconsideration. Ibig sabihin, hoping na i-reconsider ng mga justices nito o yung en banc ang kanilang naging desisyon. At eventually, Korte Suprema pa rin po ang magde-decide. Kung i-affirma po nila, ipagtibay nila yung naging desisyon nila na i-fine at wala ng judicial clemency itong si Secretary Larry Gadon, ay wala na tayong magagawa doon kasi court of last resort na po yan eh. Kapag ka sinabi po ng Korte Suprema, ibig sabihin, tama, no more, no less. This impeachment complaint. At yan ay pinakinggan ng House of Representatives. Sinabi pa doon ng Supreme Court, ito kalabisan na naman to eh, sinabi pa ng Supreme Court na dahil daw doon sa aking allegations, I have misled the House of Representatives. Who are they to say that? Iyong mismong House, hindi sinasabi yon. Sinabi ba ng House na, ay, na-misled kami ni Larry Gadon? Wala! Kung if I misled the House of Representatives, it should be the House of Representatives who should declare that. Eh, yung mismong House, hindi siya na nag-declare na I misled them. In fact, tuloy-tuloy yung hearing nila. They even issued subpoenas. They issued the invitations. Okay. Tapusin nyo na lamang po yung video na yan sa page nitong si Secretary Gadon at mag-move on na po tayo. After all, kaya lang naman natin tinapik ito kasi bumanat itong si Johnny Macana sa kanyang vlog na kinakarma itong si Secretary Gadon. Pero sa paniniwala po natin, may ganyan bang nakakarma? Willing pang idoble yung fine na inilatag ng Korte Suprema from 150,000 pesos, gagawin niya pang 300,000 pesos. Kaya walang karma sa pananaw nitong si Secretary Gadon. At sabi niya nga, hindi naman siya practicing lawyer na, hindi yan ang kanyang bread and butter, siya ay more on corporate executive, kaya mas malaki ang kinikita niya sa bagay na yon. Hanggang dito na lamang mga tol, sana tumigil na sa pagpapakalat ng kasinungalingan itong si retired Brigadier General Johnny Macanas. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.